Hello po mga kalods at welcome back po sa channel natin. So, unboxing po tayo ngayon mga lods kasi bago pong dating itong parcel natin. So, ayan, kung pakita ko sa inyo, ayan, wala pa. So, mas excited po kasi hindi ko inilagay doon sa thumbnail natin kung ano ba talaga ang laman dito at saka para saan po ito. Basta ito po, bigyan ko kayo ng hints dito na ito po para po ito sa solar power natin, pangdagdag natin ito para mas lalo po tayong makatipid ng kuryente na gagamitin po natin sa bahay. O yan. So, sabay natin buksan ito mga lods, ang parcel natin. So, dito tayo mag-umpisa. Lods. Ayan. So yan, makikita na mga lods. Ano bang laman dito sa box na natin? Makikita ba? So, working on affordable and durable LiPo4 battery. So ito na po yung sinasabi natin. Kailangan natin magdagdag ng battery mga lods. So ang gamit ko, inipunan ko talaga, mag LiPo4 na tayo. Kasi ang mangyari sa standard po sa battery, hindi po pwede ang bagong battery na isali sa lumang battery. Saka, gel type po ang gamit natin. Kaya hindi ito pwedeng isali. So, kahit naka-gel pa ang nabili natin, hindi po pwedeng isali ang luma at saka bago. Kaya, mas nakita ko, naka-ipon po tayo ng kunting pera. So, yung LiPo4 na po ang ginamit natin. Kasi, mas mataas po ang cycle life sa mga LiPo4. Tapos, ang mga depth of discharge, mataas rin. Sa mga gel type, naka 50%. Pero ito, 80%. So, mas taas po ang magagamit natin. Tapos, ang cycle use, mas mataas. Kadalasan sa mga gel type natin, hanggang 500 to 1,000 cycle use. So, aabot lang ng 2 to 3 years. Pero ito, aabot po sa 4,000. 3,000 to 4,000. Kaya, possible, aabot sa 8 to 10 years ang gamit sa mga LiPo4. So, tatanggalin na natin. So ang bigat dito mga lods, dito sa kuha natin, ang bigat dito nasa 9.6 kg ang bigat. So yan. Okay. So ito na, kutsilyo na naman po. Dito tayo sa center mga lods. Okay, yan po mga lods, ang battery natin. So may manual at saka may mga bolt. Yan, bolt natin. Tapos may manual po pinadala sa atin mga lods. Guidelines for the safe of use of lithium batteries. Yan. So buksan natin ito. Okay. Yan. Yung isa. Okay, so labas natin. So slanting na natin ito mga lods dahil ang bigat. Okay. So yan, makikita na mga lods ang battery natin. So may kunting kabigatan ang battery. So ang binili natin na battery mga lods, makikita naka Green Energy 12.8 100 AH po ang gamit natin ha, LiPo4 battery. So wala tayong gagawin, ilalagay natin ang itong bolt dito po mga lods para makita natin yung certificate QS pass. Tapos gagamit tayo ng multi-tester, pupunan natin ng voltahe kung ilang bang voltahe sa ano. Okay. So pula, positive, itim, negative. Okay. So susubukan natin ngayon mga lods, kukunan natin ang voltahe. So ilan ba ang voltahe sa bagong LiPo4 na battery? So meron tayong digital dito mga lods. Ayan.
So, kuha natin ang voltage. Ang voltage po niya ay, makita ba? Saka, 13.17. So, pag ganitong bagong battery, kailangan pong kargahan ang ganitong klaseng battery. So, ikot natin kung ano pang nasa likod. Kunin natin itong plastic. Okay. So, parang abot sa 10 kilos po ito, mga lods. So, ang Life PO4, nakita ko sa, ang weight niya po dito is nasa 9.6 o 13 kilogram. Pero yung gel type natin, mga lods, yung RCDC na brand, 3DC solar battery, aabot yun ng 32 kilos. Pero ito, 10 kilos ang mga Life PO4 mostly po na bigat. So, yan ang sa harapan. So, ang napili ko, Green Energy. Kasi po, 5 star po ang rated. Halos maraming nagsasabi doon na makunat po ang battery. Saka perfect po ang pagpa-deliver. Kasi naka-bubble wrap po talaga. Tapos, kung titingnan mo sa likod, o ito po sa likod, naka-Green Energy. So, nakita ko po ang design. Tatlo po ang klase na design na halos magkapareho. Hindi ko alam, baka sister company lang sila. Pero maganda po ang rate doon kasi na halos nasa 4.9 to 5.0 star po talaga, 5 star. So tatlo po itong nakita ko, yung Jinsei, yung PH Solar, at saka itong Green Energy. Ang Green Energy po ang nakita ko na pinili ko kasi 5 star po talaga. So wala silang nasabi, ang ganda hanggang sa pag-ship po at saka paglagay po sa mga karton, maganda pagkalagay. So ayan, ngayon mga lods. So, siyempre, mga lods, tamang-tama. Kasi mayroon tayong Paxor. Ipakita ko sa inyo yung Paxor charger natin na smart. So hindi pa nakakita ano yung Paxor. Ito po ang Paxor natin. Ang rated dito, saka 100 Ah. Ang kaya po sa Paxor, 200 Ah po kaya. Tapos, ang Paxor, mayroon pong, ang pwede niyang kargahin, AGM, car, moto, Life PO4 at saka repair. Siyempre, ilalagay natin niya sa Life PO4 mga lods. Automatic na kasi naka-smart po ito. Ayan. So, wala tayong gagawin. Ika-clamp lang natin sa positive dito. Ayan. At saka negative po mga lods. Ayan. So, yung spark, normal lang yun. Nakataksak po sa supply. So, ito po ang nakalagay siya sa repair. So, tanggalin mo yung isa, tapos isisiting natin. Makikita ba? Ilalagay natin siya sa Life PO4 kasi nakalagay po siya sa repair. Kasi galing po ito sa, nakatapping sa gel battery natin. So, AGM, car, moto, Life PO4. So, dyan natin ilagay mga loads. Tapos, lagay natin. Okay. So, ayan po, nagkakarga ang car natin. So, 13.1 pa ang voltage. So, makikita. Tapos, lapit ko pa. Ayan. 2.8 ang karga. Kasi dandahan po itong magkarga. Hindi po padaritso itong maganda sa kuha natin charger na Paxor kasi naka-smart po ito. So, kinakargaan pa. Nasa 13.1 pa ang battery. Kasi, titingnan natin kung aabot ba yan sa 14.4 o 14.6. Kadalasan kasi yun ang charge sa mga Life PO4, kung aabot ba siya sa 14.6. Pero ngayon po mga lods, ang voltage talaga niya is nasa 13.0B pa tayo mga lods. So ayan, makikita. So dito ko muna ilagay mga lods para kailangan ba natin kargahan? 13.1 pa po voltahe. So subukan natin, paabutin yan sa, kung kaya ba yung paabutin sa 14.4 o 14.6 mga lods. So mga lods, habang nagkakarga po ang Paxor natin dito sa Life PO4. So, sasabihin ko po sa inyo na itong green battery natin, meron po mga protection. Simple, may BMS siya sa loob. So, hindi siya, automatic po siya. Pag nag-low voltage po ito, ang nakalagay sa manual, abot ng 10 volts ang cut-off. Pag umabot naman ang karga sa 14.6, mag-cut-off rin siya para, kasi may protection po siya sa HBD at saka LBD. Kasi nga, may BMS po ang mga kadalasan po sa mga Life PO4 na battery. So sa ngayon, kinakargaan po na natin kung kailan siya aabot, kung kaya ba yan yung 14.6 sa Life PO4 natin. So ang kagandahan po dito sa mga Life PO4, may protection po sa temperature ang mga Life PO4.
kapag umabot daw ito sa 60, automatic pong magka-cut off po sa loob. So, hintayin mong lumamig sa mga 40 temperature para muli pong mag-activate yung BMS. So, yun ang pinakamaganda dito sa mga live PO4 na gamit. Tapos, ang pinakamaganda po sa mga live PO4, nasa, yun nga, sinabi natin sa DOG, 80% po ang mga live PO4 na magamit. Kumpir doon sa mga gel type, nasa 50% o DOG lang ang magamit. So, mas maximum power pa ang makukuha natin dito sa mga live PO4. So, dito po sa pagkarga po sa paksor natin, baka sabihin ng iba mahina, yun po ang tamang pagkakarga po dito sa smart. Hindi pwedeng padaritso po ang pagtaas sa pagkarga sa mga battery. So katulad nito, so nakita ko ito sa gel type, dandahan, sa ngayon, nasa 2.8 ampere. Pero ang kaya po dito sa paksto natin, kaya po ang 12 ampere dito po mga loads. So kung makikita mo naman dito, nasa pangalawa pa lang po mga loads, ang pagkakarga. Kasi papuno po niya ito lahat bago po ma-full charge yung battery. So kung makikita nyo dito po mga loads, ang battery natin, nag-uumpisa po siya dito sa pagkarga muna sa diesel phase yun. So makikita mo yung unang ilaw. Yung pangalawang ilaw po dito mga loads, yun ang substart charging. So nasa pangalawa pa po, kaya medyo mahina pa po ang karga. So yun ang maganda sa mga smart charger po na ganito, na hindi basta masisira pag magkakarga. So pag mamabot ito sa pangatlo, yung tinatawag nating absorption charging, medyo malakas po dito. So tataas po itong amperahe na 2.8 kapag umabot na po ito sa pangatlo na pagkakarga. Tapos itong pangapat natin mga loads, dito naman ang tinatawag nating absorption charging. Tapos itong panglima, ang tinatawag nating battery test, kung okay ba ang battery. Tapos itong pang-anim natin ang recondition charging. So makikita naman recondition charging, rec. Tapos ito na ang last, yung huli. Ang lalabas po dito, yung tinatawag nilang float and maintenance charging. So pag umabot to, ito na po yung float voltage. Kaya hindi po ma-overcharge ang battery mo kapag ito yung ginagamit mo. Kasi may sariling float voltage o floating ang isang Paxor smart charger po ito mga loads. Daka easy 220 po ang gamit dito mga loads. So sa ngayon, nasa pangalawa pa sa dito pa siya sa ngayon sa soap start charging pa mga loads. Hindi pa sa pangatlo. Pag umabot to sa pangatlo, papalo dito yung 12 ampere sa pagkarga natin dyan sa live PO4 battery natin. So, babasahin ko sa baba mga loads yung pictures nga nakalagay dito. So medyo malayo, babasahin ko naka 3,000 to 10,000 cycles live po mga loads nakalagay. High energy density. Tapos built-in battery management system BMS. Tapos dito sa description naman, nakalagay nominal voltage is 12.8 volts. Yung nominal capacity 100 Ah. Energy is 1,280 watts hour po mga loads. So ayan po mga loads, nakikita nyo medyo tumaas na po ang karga. Nasa pangatlo na tayo mga loads. 11.6 ang karga po ngayon sa karga sa battery. So ang battery nasa 13.6 na, makikita ba? So para makita naman yung taas o ano ang kalakihan sa binili natin na live PO4 battery, dagdag pa natin para mas lalong makita sa mga kaloads. So gagamit tayo ng little tip. So ang laki dito is 10 inches o sa centimeter naman 26 centimeter yung length. Tapos yung height, kita natin. So nasa almost 21 centimeter. O lampas sa 8 inches. O yan po mga loads. Tapos sa taas, almost 7 inches po ang haba o katumbas lang siya sa 17 centimeter. O yan po mga loads. So sa mga kaludin natin, kung gusto nyo pong malaman kung saan natin binili itong live PO4 battery natin mga loads, makikita po nyo po doon sa link, ilalagay ko na lang sa description sa baba. Napakaganda po sa rated. 5 star po mga loads, kahit nakalagay sa Lazada at saka sa Shopee. Tapos, napakamura compare sa iba. So isasabihin ko na lang dito, 9,000 lang po ang bili natin dito. Kumpir sa iba, umabot sa 10,000 to 13,000 ang mga live PO4.
Kaya hindi ko alam kung baka mayroon pang stock dito sa green energy na nakita natin, mga Lods. Kaya mga Lods, station po sa part 2 natin kung saan ba natin ilalagay itong bagong battery na LiPO4 doon sa upgrade solar power natin, mga Lods.